Hindi lang isa, kundi apat na esports team ng Pilipinas ang pasok sa semifinals ng isang tournament sa Asia. Ang lumalaking esports industry sa bansa, tinutukan ni Bernadette Reyes. Ang esports, isang lumalaking industriya na. May iba't ibang torneo nang ginaganap sa iba't ibang panig ng mundo. Sa SEA Games, kasama na sa medal event ang esports. Iminumungkahi na rin itong maisama sa Olympics. Katunayan, maraming Pinoy na rin ang hindi lang nahihilig, nakikilala at nagtatagumpay na rin sa esports. Gaya ni Alden Richards, certified gamer at nagkaroon na rin ng sariling esport event. Ang professional gamer naman na si Carlo, nakapagpundar na ng kotse at negosyo dahil sa e-sport. Unlike kasi before, na kumbaga naglalaro dahil for passion, hindi ko iniisip yung monetary. Siguro ngayon masasabi na may passionate ka na about din sa game. Pero bukod sa career, may aral din daw na napupulot sa paglalaro ng online games. Yung mga losses na yun is yun yung magiging mga factor para mag-improve kayo. Si Carlo at Noel ay kapwa kalahok sa Asia Pacific Predator League 2024, kung saan pasok sa semifinals ang apat na team mula Pilipinas. Ang mananaig na kampiyon, maaaring manalo ng $200,000 o humigit kumulang 11 million pesos. Kaya payo nila sa mga nais pumasok sa e-sport? Balance ang kailangan para sa career na to. Unahin talaga yung studies muna. Pero kung kaya, kasi hindi naman forever na nasa esports. Pagsabay nila yung education kung kaya nila. Kasi mahalaga pa rin yung education, may backup kayo, may backup plan kayo sa buhay. Bukas at sa Linggo, magharap-harap ang mga pambato ng iba't ibang bansa at magkakaalaman kung sino-sino ang tatanghaling kampiyon sa prestigyosong e-sport competition. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.